Hello, 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 magandang araw mga kabayan. It's me again, your teacher vlogger, Ivy Vyang. And welcome po kayo dito sa aking bahay. Sa mga bago pa po, huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang aking channel at i-hit niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Ngayon po ay isi-share ko po sa inyo kung paano po gawin ang talahanayan ng specification o table of specification. Disclaimer lang po ha, hindi po ako expert. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking mga natutunan sa paggawa ng talahanayan ng espesifikasyon. Kung may pagpupuna po kayo sa aking ginawa, lubos ko po yung tinatanggap. Marami pong salamat! Ngayon ay ibabahagi ko na sa inyo kung paano ba gawin ang talahanayan ng espesifikasyon. Ako nga pala ay nagtuturo sa mataas na paralan ng Tigbao, Barangay Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. Ang aking talahanayan ng espesifikasyon ay sumasaklaw sa lagumang pagsusulit sa Filipino 7, ikatlong markahan sa unang linggo. Sa amin kasi, apat na lagumang pagsusulit ang aming gagawin at tig-iisa sa bawat linggo. Sa talahanayan ng espesifikasyon, meron po dyang bilang kasanayang pampagkatuto o yung competencies, code, bilang ng araw ng pagtuturo, bahagdan, kabuuang item ng pagsusulit, yung ating domain, yung makikita natin po sa Bloom's Taxonomy, pero ni-revise na po ito, yung remembering, understanding, application, analysis, evaluation, and creating. Sa Filipino naman po, ang remembering ay yung pag-alala, understanding, pag-unawa, paggamit, yung application, pagsusuri, yung analysis, pagtatasa, evaluation, pagbubuo, ang creating. At pagkatapos po, yung pagkakaayos ng bawat item. Sa quarter 3 po, meron po tayong 10 competencies at meron tayong 8 learning activity sheets. Okay, so para sa week 1, so sa unang linggo, meron po akong 4 na competencies. Then sa bilang ng araw po, isa-isa, isang araw, tapos dalawang araw itong ipapaliwanag ang kahulugan sa pamamagitan ng pagpapangkat. Sabi ko po kanina, isinunod ko po ito sa FIVOT 4A Budget of Work in Filipino. Okay, next po tayo, dito tayo sa bahagdan. Paano po ba makukuha yung bahagdan? Saan ko po kinuha yung 20% tapos 40%? So, ang gagawin nyo lang po, 1, i-divide nyo po siya sa total o kabuuan ng araw ng pagtuturo. So, 1 divide 5 times 100. So, makukuha nyo po yung 20. Okay? So, yan din po yung gagawin ninyo sa susunod na mga competency. Okay. Ayan yung gagawin nyo. So, ito po 20, tapos 40. 2 divide 5 times 100. So, 40%.
yung kabuuang total po niya, yung total niya ay 100%. So dapat po sa bahagdan ay 100% po siya. Okay. Ngayon naman po, dumako tayo sa kabuuang item ng pagsusulit. Okay, paano po nakuha yung 5, 5, 5, tapos 10? Sa kabuuang item ng pagsusulit po, nasa sa inyo na po yan kung ilang item ang ibibigay ninyo. Pwedeng 20, pwede ding 25, 30. So ako po, pinili ko po yung 25 item sa kabuuan. Okay po, para makuha ang kabuuang item ng pagsusulit sa bawat competency, kung ilan yung ibibigay nyo, okay, diba sinabi ko kanina na nasa sa inyo na po yan kung ilan yung kabuuang item na gusto nyo, 20, 25, 30. Okay, so sa akin 25, ang gagawin nyo po ay kabuuang item yung total at i-times nyo po sa bahagdan. 25 times 0.20. So, ang lalabas po dyan ay 5. Okay, para sa competency 1 po, ang ibibigay ninyo ay 5 item test. So, 1 to 5. Okay. So, isusunod nyo po yung ikalawa, tapos katlo, tapos yung ika-apat. So, same formula lang po sila. Tapos, dito naman po tayo sa domain. Okay. So, sa domain po natin, ilalagay po natin kung ang competency ba ito ay nakabatay sa remembering, pag-alala, understanding, pag-unawa, application, paggamit, analysis, pagsusuri, evaluation, pagtatasa, at pagbubuo, yung creating. So, i-check po natin kung saan po siya pwede nating ilagay. So, sa akin po, yung naihahambing ang katangian ng tula, awiting panudyo, tukmang digulong at kalaisipan, ilagay ko po sa pag-unawa. Then, sa naisusulat ang sariling tula, ito po ay nilagay ko sa creating. Then, sa naipapaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng suprasegmental, nilagay ko din po sa pag-unawa. At yung naipapaliwanag ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng pagpapangkat, so analysis, pagsusuri. Okay, dito po sa kabuuang total, ilagay po natin sa